Idineklara ng professional third telco player ang Miss Latel Consortium. Kaugnay niyan, makakausap natin si DICT Secretary Eliseo Rio. Secretary Rio, maganda umaga po. Ay, maganda umaga din. At thank you for inviting me to your program. Okay, it's anyway, Secretary, pareho po sinisisi ng SIR Telecom at PTNT, ang National Telecommunications Commission, dahil daw may mga hindi malinaw at hindi na ibigay na dokumento ang NTC, kaya na-disqualify sila sa bidding. Pakilino nga po ito, Secretary. Well, yun nga po ang nangyari kahapon, no? Tatlo silang nagbid kahapon. Yung PTNT, yung Tier 1, no? And of course, yung Odenia, no? Yung PTNT and Tier 1, na-disqualify ho because hindi ho kumpleto yung kanilang dokumento, no? Ito ho yung nire-reklamo nila na sinasabi na nagkaroon ng mga bagong rules. Pero mapatunayan naman. In fact, nasa korte na ho yung sa PTNT, no? Pero mapapatunayan ho ng NTC na hindi ho walang bago ho, no? Well, nasa korte na ho yun. Pag-uusapan ho yun. Pero ho, ang aming stand dito, eh, wala ho. Pantay-pantay. This took almost 1 year. No? Isang taon ho ito na may mga public forum. At lahat sila nag-attend sa mga public discussion na ito. Kinuha noon namin yung mga position nila. Eh, nung hong naging final na, and executory yung ang terms of reference, bakit ho ngayon lang naglalabasan itong mga reklamo ito? May binabanggit ka kanina na hindi po tao ang pumili dito sa kung sino man itong Miss Latel, kundi sabi niya computer. Pakapaliwanag nga po ito. Ito ay ganito, no? Ang aming selection process ngayon ay tinatawag namin highest committed level of service, no? So, yung mga kategorya niyan is yung coverage. Anong porsyento ng Pilipinas na ma-cover nyo, yung speed ng inyong bilis ng internet sa pinakamababa nyong subscription cost. Yes. And of course yung inyong capex opex na itatayan nyo rito para sigurado maka-roll out kayo, no? So lahat ito ay for example doon sa coverage 42,000 barangays yan na nakasaad sa computer, no? So sabihin lang nila itong first year ito yung mga barangay na aking bibigyan ng serbisyo, no? So pag nakatapos na yon, computer ho maglalagay ng points. Okay. No? So computer, hindi ho tao na magbibigay ng scoring. Computer. Ganyan. Sabihin nila, ito yung speed namin, then computer din maglalagay ng points. No? Ito yung aming financial commitment, computer din. Computer magtototal niyan, yung bottom line, ang pinakamalaking points na makuha nila is 500. No? 500. Yung Odenia ho, they got 456 points out of the possible 500. No? Okay. So, and ang mga commitment nila ay, for example, in the 5 years, we will cover 82% of the country. Wow. Yeah. Mas mataas na ho yan sa coverage ngayon ng Globe and Smart. Okay. No? Yes. And we will have a speed sa aming pinaka-lowest subscription cost, 55 megabits. No? Kung ma-attain nila yan, eh, halos pantay na tayo sa Singapore. Okay. Oh, yes, wow. Yes. Anyway, Secretary, kabahagi po ng Miss Latel Consortium, yung negosyanteng si Dennis Uy, na sinasabi pinakamalaking campaign contributor ni Pangulong Duterte. Eh, dito ho, wala pa tayong nakikitang irregularidad. Siyempre, kung sinasabing malaking campaign contributor, baka ito kangaibayad utang na loob. Well, yun nga. Kaya tulad ng sinabi ko, hindi ho kami pumili. Yun ang computer ng pumili sa kanila na pantay-pantay ho din doon sa mga ibang nag-bid, no? And malakas din ho yung mga iba. Nag-contribute din ho yung iba. So kung sakali magtutuloy-tuloy po ito, Secretary, kailan natin mararamdaman ang serbisyo nitong third telco player? Well, ito nga ho, parang ngayon, alam na natin yung contractor na gagawa ng bahay, no? Pero it will take some time to come up with that, yung infrastructure, yes, yung telecommunication. Pero in our estimate, middle part of 2019, makakuha na sila ng mga
subscribers nila. Okay, so mararamdaman na natin. Bababa na. Yes, oh, kasi ngayon, oh, ang tinutukan namin ng itong commitment, itong third telco, no, pinataas nila yung standard na dapat pantayan din ho ng Globe and Smart, kung hindi yung kanilang subscriber ay makan. So, magkakaroon ng very, very good competition. Oh, maganda na yung ating competition. Hindi namin putol... Ma-improve na ho yung ating telecommunication. Hindi ka na namin service. Putol-putol makakausap. Ay, sigurado. Yan ho ang objective talaga. Yeah, objective. Yan ho ang promisa ni Presidente. Sana, yun nga, makatupad nga itong mga itong bagong telco player kung sakasakali papasok na siya sa market. Anyway, maraming salamat po, DICT Secretary Eliseo Rio. Good morning po, sir. Thank you so much, Secretary. Thank you din sa pag-imbita sa akin. Okay, thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir.